Mahilig ka ba sa matamis? Kung ganon, panoorin mo to at baka ito pa ang makakaligtas ng buhay mo. Unang-una, hindi ako doktor ha. At ito lang po ay aking opinion base sa aking kaalaman at ibinabahagi ko lang ito at sana makatulong to sa inyo. May isang ingredient na nasa halos lahat ng pagkain at inumin natin. Ngayon, masarap siya at nakaka-addict talaga. At pag naumpisahan mo na, ang hirap pigilin. At hinahanap-hanap na ito ng katawan mo. Ano ito? Ito ang asukal or sugar. At kung di mo pa alam, ang sobra-sobra at araw-araw na pagkain ng asukal ay isa sa mga dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ay matataba, merong diabetes at high blood. Ano ba ang tamang dami ng asukal na pwede nating kainin o inumin sa isang araw? Ayon sa American Heart Association, para sa mga lalaki, hindi sila dapat lalampas ng 9 teaspoons ng sugar sa isang araw. Para naman sa mga babae o kabataan, dapat hindi lalampas ng 6 teaspoons ng sugar sa isang araw. Ang mga sanggol naman ay ipinagbabawal sa asukal. At ganito ang pag-compute nito. Ang isang teaspoon ay pareha sa 4 grams ng sugar. Kaya pag 9 teaspoons, ito ay 36 grams ng asukal. At pag 6 teaspoons, ito naman ay 24 grams ng asukal. Ang problema dito ay hindi natin napapansin yung pagsisingit ng asukal sa lahat ng ating mga pagkain at inumin. Kahit na nga hindi ka mahilig sa mga panghimagas tulad ng mga cake, ice cream at iba pang desserts, maaaring marami pa rin yung kinakain mong asukal at yun ang rason kung bakit ka hina-high blood o kaya may diabetes. Bigyan ko kayo ng example. Pumunta ako sa grocery para malaman kung healthy ba yung mga tinitinda nila doon. Ngayon pag tinignan mo itong cereal na to, mukhang healthy, di ba? Nakakatulong daw siya sa pagbaba ng cholesterol at heart healthy daw siya. Naks, gluten-free pa. Pero tignan natin kung gaano karaming sugar yan. Meron siyang 12 grams of sugar, which is 3 teaspoons. Kalahati na yan ng daily recommended intake mo ng sugar sa isang pagkain mo pa lang. Tapos tignan naman natin itong mga probiotic drinks na ito. Nakakatulong daw to sa ating tiyan at saka sa ating katawan. Pero pag tinignan mo yung sugar niya, wow, nasa 17 grams ang isang maliit na bote. That's 4 teaspoons. So yun pa lang, lampas ka na sa maximum recommended sugar intake na 6 teaspoons a day. Oh, mahilig ka ba uminom ng frappuccino sa Starbucks? According to their own website, ang isang grande size na frappuccino ay may 51 grams of sugar. So isang drink pa lang, that's 13 teaspoons of sugar. Ngayon, bakit ba nakakasama ang asukal at ano ba ang nangyayari sa ating katawan pag kinakain natin ito? Ganito yan, pagpasok ng asukal sa ating katawan, nagiging glucose siya. At tataas yung ating insulin levels para ma-regulate yung blood sugar levels natin. Yung glucose ay naiimbak sa ating katawan para mabigyan tayo ng energy na kailangan natin. Pero pag sobrang dami na yung glucose na hindi natin ginagamit, magiging glycogen yan na reserva natin tuwing kailangan ng ating katawan yung energy. Pero pag puno na yung reserva at may sobrang glycogen na hindi nagagamit, nako-convert yan into fat na kumakalat sa ating buong katawan. Ngayon pag sobrang dami ng taba ang katawan mo, maaapekto na ang hormones ng iyong katawan. Magiging manhid na yung katawan mo sa insulin. Ang tawag dito ay insulin resistance at dito nag-uumpisa ang type 2 diabetes. At dahil sobrang taba mo na, mamamagana yung loob ng katawan mo, naiipit na yung mga internal organs mo, yung bituka, atay, bato at tiyan. Tapos mahihirapan na yung puso mo magtulak ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan mo dahil ang laki na eh. At ito yung tinatawag nating hina-high blood o hypertension. At ito na ang umpisa ng pagbagsak ng iyong kalusugan. At ang nakakalungkot dito, ay lahat naman ng mga binabanggit kong sakit ay pwede namang maiwasan. Kaya lang mahirap maiwasan dahil karamihan sa atin di nga natin alam na marami pala yung kinakain nating asukal. Yung iba naman, alam na nga nila na sobrang daming asukal na kinakain nila pero hindi nila mapigilan sarili nila. Kaya kailangan talagang bantayan mo yung kinakain mo. Kasi nga, maraming hidden sugars na hindi mo napapansin na nakakalusot sa ating mga pagkain at inumin. Sana huwag nang umabot pa sa panahon na ma-hospital ka bago ka kumilos. Ngayon pa lang, pwede mo nang gawan ito ng paraan. Ngayon, para umayos ang iyong kalusugan, ito ang kailangan mong gawin. Unang-una, bawasan o iwasan mo na ang asukal sa iyong mga kinakain at iniinom. Pag binawasan mo na yan, magno-normalize ang insulin levels mo at hindi na madadagdagan yung taba sa katawan mo. Pangalawa, mag-ensayo ka na. Alam mo, kahit umpisahan mo lang siya na naglalakad araw-araw ng mga 15 to 30 minutes a day, makakatulong na yan. Kasi kung wala nang asukal sa pagkain mo, ang gagamitin ng katawan mo ay yung taba as energy at ito yung magpapapayat sa'yo. Alam mo, dati din kasi ano, may sweet tooth ako eh.
Kailangan ko nga mag-dessert after every meal. At least one slice of cake or ice cream. Pero nung binawasan ko yung mga kinakain kong asukal, ito yung mga napansin ko. Bumalik yung panlasa ko. Grabe, nalalasahan ko na lahat ng mga iba't ibang klaseng pagkain. Ang sarap talaga kumain ngayon. Pangalawa, tumaas yung aking energy levels. At dahil doon, halos everyday mataas ang energy level ko. Pangatlo, mas naging stable yung aking mood. Pangapat, mas nakakapag-isip ako ng tama, nakakapag-focus ako. Panlima, naging lean yung aking katawan. Malaki ang nabawas sa taba sa katawan ko. At syempre dahil sa lahat na yan, umayos ang aking kalusugan. O kayo naman, bibigyan ko kayo ngayon ng 30-day challenge. Ang challenge na to is for the next 30 days, tanggalin mo na ang sugar sa diet mo. Tapos mag-insayo ka na. Tulad nga ng sinasabi ko, kahit maglakad ka lang ng 15 to 30 minutes a day, okay pa rin yun. Tapos patingin ka na sa doktor pagkatapos ng 30 days at baka magulat ka sa pinagbago ng iyong kalusugan. Ngayon kung tingin mo na mahirap ang 30 days, pag-isipan mo lang to ah. Ano ba talagang mas mahirap? Yung ganyang kalagayan mo ngayon na lagi kang pagod, inaantok, walang gana, hirap mag-isip, o baka may maintenance meds ka na. Di ba mas masaya kung mas masigla ka, maraming energy, mentally alert, malusog at gumagana yung katawan mo at hindi mo kailangan ng maintenance meds. Ngayon kung tingin mo naman matagal lang 30 days, meron akong ituturo sa inyong mental trick para lang hindi kayo mahirapan. Ang isa ulo mo lang is yung araw-araw na hinaharap mo. Basta makadaan ka lang sa araw na yan na walang kinakain o iniinom na asukal at mag-insayo ka, okay na yon. Tapos ulit-ulitin mo lang yun sa kinabukasan. Just take it one day at a time at imbis na isipin mo yung isang buwan, mag-focus ka lang sa isang araw at magiging mas mabilis yung takbo ng araw na yon. Ano, tatanggapin ba niyo yung hamon ko? At ano ba sa tingin nyo? May natutunan ba kayo sa video na to? At isa ka ba sa mga mahilig sa matamis? At ready ka na ba magbago? Gusto ko talaga marinig ang lahat ng mga opinion nyo at lahat ng gusto nyo sabihin, isulat lang nyo sa comment section sa ibaba. At salamat sa inyong pagsubaybay at pagpapanood ng video na to. At mag-subscribe na lang po kayo sa aking YouTube channel para makakita kayo ng mga ganitong klaseng video. Ito po si Kristan at makita tayo muli sa aking susunod na video.